Guys, kamusta kayo guys? Kung bago pa kayo sa channel guys, pa-subscribe ng button guys para update ito sa mga bagong video. Okay? So guys, paano nga ba kumita sa YouTube? Paano nga ba kumita ng walang video? Okay? Possible na to. Possible yan guys. Okay, so marami lang yung mga YouTube channel dyan na kumikita compilation lang or mga video na hindi sa kanila, no? Pero huwag muna, focus sa ito guys, yung simple and basic na to. Paano kumita dito? Okay, magkikita ka dito basta masipag lang at saka consistent, okay? Pwede kang kumita dito kahit konti lang yung subscription, okay? Hindi naman kailangan talang madami, no? Kasi nagmamatter talaga dito yung content talaga, okay? Kasi content, mas malakas yung hatak niyan kaysa sa mga subscribers mo, okay? So, yun. Tapos, meron mga channel dyan na hindi kanila yung mga video, no? Pero kumikita sila, no? Diba? Ano bang dapat mong gawin bago ay maghanap ka ng mga videos tapos i-re-upload mo lang, ganun lang katuloy, no? Pero may mga certain videos tayong dapat sundin, okay? Hindi lang yung may gusto yung video upload agad, no? Tip lang, gawa tayo ng bagong account or kung meron tayong lumang YouTube account, yun yung gagawin natin. Kasi mag-focus tayo sa isang category or depende kung anong gusto nyo. Or kung meron na kayong YouTube account, di mas maganda. Tapos kung ano yung content nyo doon, ituloy nyo na lang. Tapos hanap na lang din ang video na nakaka-relate doon. Okay? So, ganito lang siya guys, ha? Ituro natin na ang tawag sa mga videos na to ay Creative Commons. Okay? Ang Creative Commons, ibig sabihin, pwede kang kumuha ng ibang video nang hindi ka makapiright. Okay? So, ganito lang, hindi siya makakapiright. So, kasi itong mga Creative Commons, meron nakalagay ito, license to reuse. Okay? Pwede mo siyang i-edit or i-re-upload. Okay? So, ganito yung paggawa. Pwede kang gumawa ng mga compilation mga videos or solo videos. Tapos depende sa category kung ano, saan ka nag-focus. Either sa basketball, health, or mga makeups, or kahit ano, okay? So okay guys, pakita ko lang sa iyo yung example and paano malaman yung Creative Commons dito sa mga YouTube channel, okay? So ito na guys, pilin lang ako ng NBA or basketball guys. So category ito ng sports na. Pinili ko lang to para mas nakaka-relate tayo. For example lang tayo. So kung makikita nyo dito sa mga, tingnan nyo may gayong sa yung mga picture guys, no? Ito, Nick Smith NBA. Ito, kuha lang to, small YouTuber lang to, no? Pero kung makikita yung video nyo dito, mga videos to galing sa NBA mismo, no? So parang kinumpal nyo lang, niclip nyo lang, no? So pinost to 1 month ago. No? Pero nagtataka kayo guys, hindi siya na-delete or na-copyright, di ba? Okay, yan. For example, yan. Tapos meron pang iba dito. Isang to, top 5 NBA, MVP candidates, no? SD basketball, no? Medyo hindi sikat yan, no? Halata naman dyan. Pero nagtataka kayo, nandito pa rin, no? So, yun. So, yun guys. Para malaman natin kung creative commons ba to? Ito natin dito sa YouTube, okay? So search natin NBA, okay? Yan, search natin. Okay, pagka-search natin ng NBA, marami yan dito, hindi pa naka-filter yan, okay? So dito para malaman natin na creative commons siya, dito lang. Pindutin niyo lang 'tong filter tapos creative commons. So yun. So itong lahat ng videos na nandito, ito yung mga hindi siya magka-copyright. Ibig sabihin, pwede siya ma-reuse. Okay? Karamihan naman ng mga videos dito kuwan siya, mga compilation, tapos na iba dinagdagan lang nila ng explanation, okay? So open natin tong top 5 NBA candidates para malaman natin kung legit ba 'to na Creative Commons talaga, okay? Open lang natin 'yan. Okay, and then few inches later. Okay, so post muna natin to guys. Okay, so dito pindutin, click nyo na itong show more, okay? And then yun, license, Creative Commons Attributions License
reuse allowed. Okay? So, ibig sabihin, pwede nyo siyang i-re-upload, pwede nyo i-edit, or kung ano pang gusto nyo, basta meron siyang dito. Okay? Kasi once na nagkaroon ng issue, guys, ito yung maging support natin na hindi mo tayo makaka-copyright. Okay? Kaya, pwede ka rin mag-download ng mga videos ng mga viral. Okay? Karamihan ng mga videos nito sa Facebook yan. Okay? Yun. Ito yung mga videos na in-upload mga ordinaryong tao. Ibig sabihin, binidyo nila, tapos ni-upload sa mga social medias. Ganun lang siya kadali. Ibig sabihin na shinare nila yung video na yun. So hindi sila maigpit, no? Hindi sila nag-issue ng copyright. Ito yung mga ordinaryong tao lang, no? Yung binidyo lang yung sadanan, sin-upload nila. Okay? Pero yung mga videos nito ay, so yun, pwede ka rin kumita doon kasi pwede mo i-compile yun, isang top 10 na funny compilations, diba? Videos na tinutukoy, okay? So ito na yun, yung si Leti Zias na YouTube channel, okay? Ito na yung sinasabi ko, makikita niyo yung mga videos dito, puro mga compilation yan, no? Yun, oh. Puro mga compilation, hindi kanya yan, okay? Halaga naman yun. Bye-bye yung mga itsura ng mga mukha dito, no? Oh, yun. So, hindi na di-delete yung videos, hindi na copyright. Ito yung example na, ito yung mga videos na galing lang sa mga ordinaryong tao. Na binidyo lang, in-upload, tapos pinost, shinare, okay? So, yun lang. Basta mga compilation kasi, ito yung mga walang nagre-reklamo ng copyright, okay? So, yun. Yun, mga viral videos lang, kumikita siya dito. Okay, marami to guys. Ang mga subscribers nito, medyo madami to. So ngayon, meron na siyang 123 million views. Wala guys, huwag kalimutan mag-subscribe na, okay? Para updated sa...